Noong taong 1726 ay naging paksa sa bansa ng mga Ingles ang isang malaking kontrobersyal na kumalat ang balita tungkol sa isang babaeng nanganganak ng kuneho at iba't ibang parte ng mga hayop. Ang usaping iyon ay nakarating maging sa kaalaman ng hari nilang si King George I na siya namang nag-udyok sa kanya upang magpadala ng sunod-sunod na mga sugo upang kumpirmahin ang nasabing kakaibang pangyayaring nagaganap sa babae na iyon. At ikinagulat nga ng lahat kung ano ang natuklasan nila. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang bida ay si Mary Denyer na isinilang noong taong 1701 sa lugar ng Godalming sa bansang England. Siya ay anak ni na Ginoo at Ginang John Denyer at ang pamilya nila ay nabibilang sa pinakamahihirap na uri sa kanilang bayan. Taong 1720, sa edad niyang 19 anyos, si Mary ay ikinasal kay Joshua Toff na isang manlalakbay ng mga tela o mananahi. Silang dalawa ay nagkaroon ng tatlong anak. Ang kabuhayan ng kanyang asawa na mananahi ay biglang humina noong mga panahon na yun at madalas ay wala silang kinikita o nagiging kabuhayan. Kaya't sila ay nagpatuloy sa napakahirap na pamumuhay. Taong 1726, nang si Mary ay muling nagdalang tao. Siya ay nagpatuloy sa pagtatrabaho sa bukid. Hanggang sa isang araw ay dumadaing na siya ng pananakit ng kanyang tiyan na ayon sa kanya ay dulot iyon ng abnormalidad sa pagdidevelop sa loob ng kanyang sinapupunan. Buwan ng Setyembre ng taon na yun, si Mary ay muling naglabor ngunit ang lahat ay nagulat dahil hindi isang sanggol ang inilabas niya kundi ito ay bahagi ng mga hayop. Dahil sa pagkagulat, ang kanyang mga kapitbahay ay kumuha ng sampol ng mga inilabas na bahagi ng hayop at ipinakita iyon sa kanyang biyenang babae at sa kanyang nanay na nagkataon namang isa din palang midwife. Ang sampol na yun ay ipinadala ng kanyang ina para masiyasat ni Ginoong John Howard na nakabase sa kabilang bayan. Siya ay isa ring lalaking midwife na noon ay mayroong 30 taong karanasan sa propesyon ng pagpapaanak. Sa una ay itinanggi ni Howard ang paniwala na si Mary Toff ay nanganak nga ng mga bahagi ng hayop. Ngunit kinabukasan, sa kabila ng kanyang mga reserbasyon ay pinuntahan niya ito. Pagkadating sa lugar ay ipinakita sa kanya ni Anne Toff na isa sa mga anak ni Mary ang higit pang mga bahagi na mga inilabas noong nakaraang gabi. Pero sa pagsusuri kay Mary ay wala namang siyang nakitang kakaiba. Pagkalipas ng ilang araw, muling nanganak si Mary ng ilang bahagi muli ng mga hayop kaya't bumalik si Ginoong Howard para ipagpatuloy ang kanyang pagsisiyasat. Ayon sa isang kontemporaryong salaysay sa sumunod na mga araw, ay naghatid si Mary ng 3 binti ng isang pusa, 1 binti ng kuneho at 3 piraso ng bakbo ng igat. Ang mga paa ng pusa ayon sa kanya ay nabuo mula sa kanyang imahinasyon mula sa isang pusa na gusto niyang makatulog sa kama niya sa gabi. Si Mary Toff ay tila nagkasakit muli at sa mga sumunod pang mga araw ay naghatid pa ng higit pang mga piraso ng kuneho. Dahil naging kumbensido, dinala siya ni Ginoong Howard sa bayan ng Guildford upang maobserbahan siya ng maayos sakaling merong lumabas muli na mga bahagi ng hayop. Samantalang si Mary naman ay naniniwalang nangyayari ang lahat ng iyon dahil sa kanyang mga imahinasyon. Sinabi pa niya na lumalabas ang mga kuneho mula sa kanya simula noong siya ay nagtatrabaho pa sa bukid at 5 buwan na noon ng kanyang pagbubuntis nang merong siyang nakitang kuneho na hinabol naman niya hanggang sa mahuli at pagkatapos ay dinala sa kanilang bahay para kainin pero nakatakas ito. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay nagsimula na nga siyang managinip ng tungkol sa mga kuneho. At pagkalipas pa ng ilang buwan ay nagkaroon na nga siya ng kakaibang pangyayari. Nagsimula na siyang magsilang ng mga kuneho at pagkalipas ng 1 buwan ay 1 kuneho na naman ang lumalabas mula sa kanya. Nanatili si Mary sa Guildford ng sandaling panahon kung saan nasaksihan nga ni Ginoong Howard ang kanyang patuloy na paglilabor ng mga kuneho. Sa pagkakataon na yun, ang kakaibang balita ay mabilis kumalat sa lugar at nailathala ito sa mga pahayagan hanggang kalaunan ay nakarating na rin sa kaalaman ng kanilang hari na si King George I na nakabase sa London. Ang maharlikang pamilya ay nagkaroon ng personal na interes sa balitang iyon kaya't ang hari ay nagkaroon ng sariling pagsisiyasat sa bagay na iyon
kung saan lalo pang naging komplikado ang lahat. Nagpadala ang hari ng unang sugo sa lugar kung nasaan si Merilope bilang kinatawan ng kanilang pamilya. Sa estadong iyon ng kanilang buhay, si Mary ay naglalabas ng mga bahagi ng kuneho kada ilang araw at si Ginoong Howard naman ay maingat na isinusulat sa kanyang diary ang bawat mga pangyayaring ganun at pagkatapos ay pinakita niya sa sugo ng hari ang lahat ng kanyang naitala na ito nang makarating sa lugar ang sugo. Kumbensido naman ang sugo sa nabasa at sa kanyang pagbabalik sa London ay iniulat nga niya sa hari na si Meritoff ay totoong ang nakakabuo ng mga kuneho mula sa kanyang sinapupunan at sunod-sunod na inilalabas ang mga bahagi nito. Sa ulat na yun ay napagpasyahan ng korte sa palasyo na magpadala pa ng karagdagang mga eksperto sa Guild Board kung nasaan si Merilove upang masayasat ng husto at sa pagkakataong ito sila ay mga ekspertong doktor na personal na naglilingkod at nangangalaga sa pamilya ng hari. Nang makarating sa lugar ay pinakita sa kanila ang mga preserved na bahagi ng kuneho at ang diary ni Ginoong Howard. Habang sila ay nandun sa bahay ay nasaksihan pa nila ang noon ay 15 kuneho na lumalabas. Dahil sa kuryosidad, ang mga ebidensyang iyon ay nasaksihan at napagkumbinsi ng isa sa mga eksperto na nandun na si Mary ay totoong ang nagsisilang ng kuneho. Naitayapan niya ang kanyang profesyon sa kanyang sinulat na kwento tungkol sa kakaibang pagsisilang ng kuneho na nailathala sa buong London. Ang kwentong iyon ang lalo pang nagpabantog sa buong kabisera tungkol kay Merilope na noon ay 17 kuneho na isinisilang. Nakainganyo naman iyon para sa iba pang mga bihasang doktor na magsiyasat sa babaeng nanganganak ng kuneho. At sa huling bahagi nga ng taong 1726, si Merilope ay bukang bibig na ng buong bayan. Pero ganun pa man, hindi lahat ay tuluyang nakukumbinsi. Ang hari ay meron pang isang magaling na surgeon sa London at ito ay isang German na matagal nang nagsisilbi kay King George bago pa man siya naging hari ng Inglaterra. At ang taong ito nga ay nagtungo na rin sa kinaroroonan ni Merilope at gaya ng mga naunang ipinadala ng hari ay ipinakita rin sa kanya ang lahat ng ebidensya at diary mula kay Ginoong Howard at nasaksihan din niya ang sumunod na pagluluwal ni Mary ng kuneho. Pero pagkatapos ng mga sandaling iyon, ang German na doktor ay dalidaling bumalik sa London at inuulat sa hari na ang lahat ng pangyayaring iyon ay isa lamang malaking kalokohan. Ang kanyang ulat ay nilathala din sa London pagkalipas ng ilang araw pagkatapos naman lumabas ng naunang lathala ng naunang doktor na sumuri kay Mary. Sa bagong lathala ay pinaliwanag ng doktor na German ang kanyang mga nakitang obserbasyon sa katauhan ni Mary at sa kanyang panganganak ng kuneho. Ang iskandalong iyon ay ikinagalit ng hari at ninais niyang resolbahin kaagad ang kontrobersyang iyon sa lalong madaling panahon. Muli siyang nagpadala ng grupo ng mga eksperto upang mangalap ng mga ebidensya ayon sa ulat ng German na doktor. Isinaman nila si Meritoff sa kanilang pagbabalik sa hari na noon ay sinasabi niyang 17 kuneho na daw siya nang nailuluwal. Pagkarating sa London ay nagtipon-tipon pa ang mas marami pang mga doktor at eksperto sa buong London at Inglaterra upang masaksihan nilang lahat ang susunod na pagluwal ni Mary ng mga kuneho. Ngunit silang lahat ay nadismaya dahil sinabi ni Mary na hindi na siya makapaglalabas pa ng mga kuneho. Ang pagkadismayang iyon ay nagbunga ng pagsususpetsya ng lahat at si Mary ay sumailalim sa mas malalim na pagtatanong hindi lang nagmula sa mga nasa profesyon kundi mula sa iba't iba pang matataas na opisyal ng palasyo. Tinanong nila si Mary kung bakit biglang natigil ang paglilabor nito at nagtataka sila kung patuloy ba niyang nililinlang ang mga tao hanggang sa mga sandaling iyon. Pagkalipas ng isang buwan, sa paggisa kay Mary ay napatunayan at nalaman nila na ang asawa pala ni Mary na si Joshua ay patuloy ang pagbili ng mga batang kuneho. Maging si Ginoong Howard ay napag-alamang nalinlang din ng pamilya ni Mary na siyang naglalagay ng kuneho sa singit ni Mary pero itinatanggi naman niya ang lahat ng iyon sa pagsasabing siya ay nagugutom lang ng husto at gusto lang niyang kumain ng mga kuneho kaya bumibili nito ang kanyang asawa. Ngunit matapos ang isang mahirap na eksperimento, silang mag-asawa ay napaamin kung ano talaga ang totoong pangyayari. Umamin sila nang planuhin nila ang pagpatay sa pusa at pagkatapos ay tinanggalan nila ng laman loob bago inilagay ang mga buto ng igat sa bitukan nito na siyang naunang inilabas niya na ginawa para magmukhang kuneho.
Pagkatapos ay pinamalita din nila sa lahat nung araw na yun ang kakaibang panganganak ni Mary. Hanggang padalhan na nga ng sampol si Ginoong Howard na nakumbinsi nilang totoo nga ang pangyayari na nakatulong ng malaki dahil ang pahayag ng isang bihasang midwife na kagaya ni Ginoong Howard ay katanggap-tanggap sa mga tao. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay nagkasunod-sunod na nga ang paggawa nila ng mga eksena kung saan ang mga kuneho ay sunod-sunod ding isinisilang at sa pagkalat ng balita ay sunod-sunod ngang nagdadatingan ang mga tao para makasaksi sa pangyayari na maging ang mga tao sa palasyo ng hari ay napaglalangan din nila. Ang lahat ng iyon ay ginawa ng mag-asawa para sa iisang motibo. Dahil sa sobrang hirap ng kanilang buhay ay kailangan nilang kumita ng pera. Naniniwala sila na kapag kumalat ang balita ay mabilis silang kikita kung sisingilan nila ang mga taong nais makasaksi sa kanyang panganganak ng kuneho na siya naman maghahango sa kanila sa kahirapan. Pero kabaligtaran ang nangyari. Ang pamilya ni na Mary ay walang kinitang anumang salapi dahil sa pagkakabunyag ng kontrobersya at pagkadismaya ng mga tao sa London. Sa halip si Mary Loaf ay ipinakulong nila pero dinagtagal ay napalaya rin dahil wala naman silang makitang akusasyon na krimeng ginawa. Si Mary ay nakalabas sa kulungan ng sumunod na taon noong buwan ng Abril 1727 at bumalik siya sa kanyang bayan. Pero ang kanyang kwento ay nanatiling pinag-uusapan ng lahat at nailathala pa ng mga kilalang mga manunulat noong mga panahon na yun. Buwan ng Pebrero taong 1728, isang taon pagkalaya nang muli siyang magsilang ng kanyang huling anak at sa pagkakataong ito ay hindi na siya kuneho. Muli siyang nahuli at nakulong noong taong 1740 dahil naman sa pagnanakaw ng mga alagang hayop dahil nananatili pa rin silang nasa kahirapan noong mga panahon na yun. Si Mary Loaf na nagsilang ng mga kuneho ay pumanaw noong buwan ng Enero 1763 sa edad na 62 taong gulang. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!